ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pumalo na sa 14 bilyong piso mula sa investment pledges sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang umiiral o kasalukuyang nasa operasyon na kung saan ito ay kinumpirma ng Department of Trade and Industry. Kinapapalooban ito ng 46 na proyekto na nasa linya ng ITBPM, Renewable Energy, Infrastructure, Transport at Logistics, Agriculture at Retail. Pagtitiyak ni DTI Secretary Pascual, ginagamit ng ahensya ang pagkakataon mula sa foreign trips ng Pangulo na gawing investment destination ang Pilipinas. Hindi pinalampas ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang operasyon sa paghuli sa mga patuloy na sumusuway sa pulisiya ng EDSA bus lane. Ang kaganapan niya ng tunghayan sa aking ulat. Alinsunod sa pagpapaigting sa pulisiya ng EDSA Busway, nagsagawa ng operasyon ang Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa kahabaan ng EDSA sa tapat ng Mega Mall. Sa kabila ng pagkakaroon ng holiday nitong nagdaang weekend, alinsunod sa pagdiriwang ng Chinese New Year, patuloy pa rin ang puwersa ng grupo upang matiketan ang mga patuloy na lumalabag dito. Pinangunahan ni MMDA SOGSF Officer in Charge Gabriel Go ang operasyon kung saan nasa kabuuang 18 ang mga motorista at sasakyang nasa bat ng ahensya buhat ng paglabag sa road policies. Sa naging operasyon ng grupo, ilan sa mga nahuling pasaway ay ang 2 uniform personnel na hindi otorisadong dumaan sa eksklusibong linya. Ilan sa mga dahilan nila ay ang pagmamadali o di kaya naman ay idinidiin na sila ay otorisado na dumaan dito. Paliwanag ni Go, dumadaan muna sa beripikasyon ng ahensya ang anumang pampublikong sasakyan na pinahihintulutang dumaan sa bus lane. Kung ito ay kapulisan, kinakailangan na sila ay may valid reason gaya ng crime operation o may operasyon sa EDSA busway para payagang makadaan dito. Gayun din sa ambulansya at bumbero na kinakailangan ng beripikasyon kung totoong sila ay magsasagawa ng isang emergency response. Sa iba pang kaganapan ay may isang ginang din ang hindi pinagbigyan ng MMDA na makalusot sa pagtiket buhat ng bayolasyon nitong paggamit ng telepono habang nagmamaneho. Sa naganap na pagsita, matagal na nakiusap ang ginang sa mga personnel na siya ay pagbigyan sapagkat siya ay senior citizen na humantong sa di pagkakaunawaan sa pagitan ng 2 kampo. Hindi po delikado, mahina po ang andar ko. Ako po may diferensya, paano ko bibilis na maandar? Na ito po, litatuhan ito. Litatuhan mo. Walang awa po, nakikiusap lang ako, mahina naman ang andar ko. Ngunit hindi ito umubra sa MMDA at nagmulta pa rin ng 5,000 piso bilang kabayaran sa kanyang nagawang paglabag sa batas trapiko. We respect our senior citizens, no? Kumbaga meron naman tawag niyan sa mga establishments, meron mga courtesy sa kanila. However, when it comes to traffic rules and regulations and even sa mga batas, there's no exemption. So kailangan talaga nating ipatupad ng maayos. We have to implement everything fair and square. Sa kasalukuyan, nasa kabuuang 104 ang bilang ng mga SOGSF at balak pa itong dagdagan ng 15 para sa night shift na operasyon. Pagamat bumaba na ang bilang ng mga lumalabag sa pulisiya sa pagsisimula ng taon, sa kabila nito ay nagiging innovative na umano ang mga dahilan at rason ng mga sumusuway ayon kay Go. Kaya't marapat lamang na ito ay mas tutukan pa ng ahensya. Sa pagkatapos, patuloy ang paalala ng ahensya sa mga motorista at sasakyan na huwag nang lumabag sa pulisiya ng EDSA busway upang maiwasan ang disgrasya at bayolasyon. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa kabuuang 37 mga bangkay na ang na-recover mula sa landslide na naganap sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro, dulot ng sama ng panahon. Ito ay ayon sa tala ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan nasa 63 pa ang nawawala. Nananawagan naman ang ilang mga rumiresponde sa mga nais pang tumulong sa search, rescue at retrieval operation kung saan maging mga minero mula sa iba't ibang probinsya ay tumulong na rin.
kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, voter registration simula na ngayong araw. Mga nasawi sa Davao de Oro landslide, nasa 37 na. 63 iba pa pinaghahanap. DND, iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. DA at NFRDI, nag-ugnay sa proyekto ng pananaliksik para sa Lake Buhi. Employment rate sa bansa, pumalo na sa 96.9%. SMB versus Magnolia, 3-2 sa PBA Commissioners Cup Best of 7 Finals. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa layunin na hikayatin ang Q-citizens na maging aktibo sa pag-ehersisyo at mapabuti ang kalagayan ng mga siklista na gumagamit ng bike lane sa lungsod, naglagay ng mga panibagong bike trail ang Quezon City kung saan mayroong mga plant boxes sa gilid ng patio bilang dagdag proteksyon sa mga gagamit nito. Kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod, ay dinaos ang bike ride event kung saan pumadyak sa 19 na kilometrong ruta sa bagong trail ang mga kalahok na siklista at kawanin ng pamahalaan kamakailan. Mula City Hall ay nagtungo ang mga siklista sa Shenglian Temple, Wow Toy Museum, Welcome Rotonda, Chuchi Foundation at Filchi Friendship Arc na matatagpuan sa Banaue, Chinatown. Iginiit ng Department of National Defense na walang karapatan ng China sa pagbabanta nito sa Pilipinas ukol sa mga aksyong mga ginagawa sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin ang detalye mula kay Francis Riodique. Matatanda ang naglabas ng pahayag si Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na binabalaan ng Pilipinas na huwag makipaglaro ng apoy pagdating sa isyu ng Taiwan. Ngunit mariin itong iginiit ng Department of National Defense. Aniya wala naman umanong karapatan ang China na magbanta sa Pilipinas, lalo na kung ang usapin naman ay sa sariling teritoryo nito. Umugong muli ang isyung ito dahil sa utos ni DND Secretary Gilbert Chodoro sa Armed Forces of the Philippines o AFP na dagdagan ng presensya nito at mga infrastruktura sa Batanes kung saan 200 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Ayon kay DND spokesperson Arsenio Andolong, ang Batanes ay parte ng Pilipinas, kaya naman walang jurisdiksyon ng China kung ano ang nais gawin ng pamahalaan rito. Paglilinaw pa niya ang utos ni Secretary Teodoro ay para lamang mas mapalakas ang depensa ng bansa at hindi para magsimula ng isang giyera. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na operasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Opland Pag-abot, ay binahagi ng team leader ng programa ni si Marilyn Moral ang silbi ng profiling system sa programa. Pahayag niya ang datos na nalikom sa profiling system ay makakatulong na mapabilis matukoy ng ahensya ang pangangailangan ng mga individual at ang lokasyon nito. Dito rin nalalaman ng ahensya kung papaano ipadadala ang agarang tulong na kinakailangan ng mga individual at pamilya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, voter registration simula na ngayong araw. Mga nasawi sa Davao de Oro landslide, nasa 37 na. 63 iba pa pinaghahanap. DND, iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. DA at NFRDI, nag-ugnay sa proyekto ng pananaliksik para sa Lake Buhi.
Employment rate sa bansa pumalo na sa 96.9%. SMB versus Magnolia, 3-2 sa PBA Commissioner's Cup Best of 7 Finals. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pinakamababang unemployment rate sa bansa magmula 2005 na nasa bahagdan ng 3.1% kung saan mayroon namang 96.9% employment rate na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ayon sa DOLE, ito ay bunsod ng gumagandang kalidad ng trabaho sa bansa bilang kaugnay ng layunin sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Samantala, ang mga salary workers ang may pinakamalaking kontribusyon sa nasabing pagbaba ng bahagdan sa unemployment gawa ng 1.45 million jobs na mayroon ngayong taon. Napakinabangan ng mga residente ng Marikina City ang libreng Theoretical Driving Course o TDC na alok ng Land Transportation Office o LTO. Yan ang ating alamin ngayon sa balita ni Danisa Lopez. Sa inilunsad na outreach program ng Land Transportation Office o LTO kung saan inaalok nito ang libreng Theoretical Driving Course o TDC, ay nasa 389 na residente ng Marikina City ang nakilahok dito. Ang mga residente na nakinabang sa programa ay nagmula sa Barangay Nangka, Barangay Fortune, Barangay Tanyong at Barangay San Roque na siyang pinangunahan ng Marikina District Office. Ang TDC ay isa sa pangunahing kinakailangan para makakuha ng driver's license kung saan mangyaring kukuha sa mga driving schools ay mayroon itong bayad. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang programa na ito ng ahensya ay bilang tugon sa isinusulong na kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagbibigay kamalayan din ito sa publiko ukol sa seguridad at kaligtasan sa daan para maiwasan ang kaso ng aksidente. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa pahayag na inilabas ng Department of Health kamakailan, nakiisa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa paglaban sa tobacco waste sa kapaligiran at pagharap sa pagsulong ng mga produktong tabako sa mga bansa at ang pagkakalarawan nito sa entertainment media. Binigyang diin ng DOH na ang 10th sesyon ng Conference of the Parties o COP10 sa WHO Framework Convention on Tobacco Control o WHO-FCTC na naganap sa Panama City, Panama ay nagtapos sa isang makasaysayang desisyon upang protektahan ang kapaligiran at ang kalusugan ng mga tao sa buong mundo mula sa tobacco waste. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, voter registration simula na ngayong araw. Mga nasawi sa Davao de Oro landslide nasa 37 na. 63 iba pa pinaghahanap. DND, iginiit na walang karapatan ng China na magbanta sa pagkilos ng Pilipinas sa teritoryo nito. DA at NFRDI, nag-ugnay sa proyekto ng pananaliksik para sa Lake Buhi. Employment rate sa bansa, pumalo na sa 96.9%. SMB versus Magnolia, 3-2 sa PBA Commissioner's Cup Best of 7 Finals. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.